Siya si Lo Heng Ko, may-ari ng Chun Yu Fang Tea House at presidente ng Chinese Teaism Association of Macau. Binitawan niya ang pagiging matagumpay na interior designer para arali ng cha sa iba't ibang bahagi ng Asia. Ang kanyang misyon, buhayin ang tila nawawalang tradisyon ng tea ceremony. When you serve tea with friends, you break the wall between you, between you two, right? And you don't have to have the different levels. You are the same, and all these things makes you feel happy and calm. Dahil hindi marunong mag-Ingles si Ginoong Lo, ang kanyang anak na si Gigi ang nagturo sa akin ng tamang paraan ng pag-inom ng tsaa sa isang seremonya. For parents, I put your nose. Yeah, for friends, like this. For women, like this. So you first smell, the very smell, and appreciate the colors. And then you drink it by three times. At pagkatapos, ipapakita raw sa mga ibang kasama, lalo na yung maestro ng tsaa, para ipakita na naubos na at na-enjoy bago ibaba. Tila ito nag-uugnay sa Macau sa lumang tradisyong nagmula pa sa China at tsaa rin na nag-uugnay sa Macau at Europa. Sa daungan kasi ng Macau nang galing ang kauna-unahang export ng tsaa patungong Europe noong pang 1607. Kaya tila dito nagsimulang lumaganap ang pag-inom ng tsaa sa ibang bahagi ng mundo. Almusal pa lang at ang dami ko nang natututunan. Ano pa kayang matutuklasan natin sa susunod na Hapag Kainan?